Hello, welcome to Mars Life YouTube channel. Hello po, it's me Myra once again. So I hope all of you have a beautiful and happy morning now, because now is morning and it's around 5:30 fast na in the morning, and gumising po ako ay napakaaga, 4:15, kasi nagprepare ako ng baon ng boyfriend ko and kakaalis lang niya. So kaya ngayon nandito ako sa little mirror ko and yun, papakita ko sa inyo yung paglagay ko ng beauty obsession. So, yan. Sana maganda po yung araw ninyo, maganda yung gising ninyo. So, start the day po with a happy smile, happy thoughts. Para start the day positive vibes. So, yun. Importante po yun na kailangan i-start natin na happy move, happy moods. Para naman maging maganda yung whole day natin, di ba? Huwag nating umpisahan ng mga negative thoughts, negative attitude, yan, mga ganon. So, papakita ko sa inyo. Actually, sa labas madilim ba? Mamaya, papakita ko sa inyo. Maglalagay muna ako ng itong beauty obsession na ano. So, ayan. Di ba nakaraan, nag-vlog ako ng 11 days and then 18 days. So, ayan. Ganyan na siya. So, ang nagustuhan ko dito kasi nga matagal siya maubos. Kasi, konti lang ako maglagay. So, it's up to you. Yun. Pero sabi nila, abot to ng 3 months. Hindi ko alam. Sana umabot ng 3 months. Konti lang ako maglagay. So, nakapag-wash na ako ng face ko sa kanina. Nakapag-hot shower na ako. Warm hot shower. And then, maglalagay ka lang ng konti. So, ganyan lang. And then, ganyan lang ako maglagay. So, of course, may kanya-kanya tayong way. Sabi nila, kailangan pataas daw. Ganyan daw. Parang ganon. Dahan-dahan lang. Hindi ako sanay ng pataas na punas. Gusto ko circular. Ganon. Yan, ganyan lang siya. Hindi ko dinidiin. Yan. Masyuhensiya yan pa yung mga ano ko, marks. May ilaw kasi. Yung ilaw ko ay medyo yellowish. Kaya kung makikita ninyo, yung dating ko dyan ay parang yellowish na ano, parang brown. Yan. So, of course, idamay mo na rin yung leeg. Laki ng dito ko. Pero, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na baka before ko maubos to or after ko maubos. Ay, may improvement. But I think mayroon siyang improvement. Nagiging glass skin yung. But I think may improvement siya. Kasi nagiging glass skin yung face ko. And then may mga napansin naman ako na improvement sa face ko. Katulad nung nag-lighter yung dito ko. And ang problema ko na lang talaga yung dito ko sa both sides. So, ngayon, tapos na ako. Dry na yung face ko. So, let's proceed to the Miracle Cream. So, ito siya. So, first time kong papakita sa inyo. Paano ako maglagay? Ayan. Matipid to. So, clean yung ano mo. Fingertips. And then, ganun mo lang siya. So, ganun lang yung lagay ko. Ang bango nito. Sa ganun yung paglagay ko. Once again, iba-iba tayo ng way kung paano maglagay. It's not about kung paano tayo maglagay. Ang importante is about kung effective nga ba. Diba? So, ganun lang. Ano yung salamin ko eh. Yan. Ang bango. So, yan. Itong kainis na to. Yan, no? Tubo ng tubo. Dapat sa likod na lang tumubo. Damay mo na rin yung leg. So, ngayon, ano ba ang topic natin? Oh, nanood pala ako ng YouTube. Kasi nanonood din ako ng iba't ibang mga vlogger. Hindi ko na i-mention. And mahilig din akong magbasa ng mga comments down below sa mga pinapanood ko na mga nagba-vlog. So,
So, disclaimer lang, yung hasabihin ko dito ay based lang sa akin, based lang sa observation ko, and based lang sa kung ano yung beliefs ko about dito sa something na isishare ko sa inyo. So, alam ko, lahat tayo ay may freedom na gawin ang gusto natin, na isipin kung anong gustong isipin natin, sabihin kung anong gustong sabihin natin, i-comment kung anong gustong i-comment natin. Okay lang yon kasi freedom natin na i-express kung ano ang sa loobin natin, kung ano ang nasa isip natin. So, okay lang yon, walang masama doon. So, ang sa akin lang, based sa observation ko ay talagang napakadami ng mga nega. So, yes, napakarami po. Marami ako nabasa at ang daming mga nega. Yes. So, disclaimer, yung hasabihin ko po dito ay based lang sa aking observation. So, it's my freedom na i-share ko sa inyo kung ano yung sa loobin ko. Pero hindi po ako nagninega ngayon. So, ang sinasabi ko lang kung ano yung observation ko na I hope sana naiisip din ng iba. Kasi, marami akong napansin ng mga magagaling na, ng mga batikan na talaga, ng mga vlogger, which is I'm so proud of them, na talagang napakaganda ng mga YouTube channel nila, ang gagaling nilang mag-vlog, mag-edit. So, I don't think na may mga tao pa rin talaga na napapansin yung mga kaliit-liitang bagay para sila mag-comment ng hindi kaaya-aya. At alam kong alam niyo yan. So, dapat maging masaya na lang tayo para sa kanila. At natutuwa ako doon sa mga tao na nagko-comment, na-appreciate yung mga effort na ginagawa nung mga nabablog na yon. At especially sa mga baguhang vlogger na ginagawa yung best na mag-vlog, na i-entertain, yung na i-entertain tayo, na mapasaya, o mag-vlog ng mga kung ano-anong tema, mukbang, beauty vlogs, health vlogs, kahit ano pa. Nakakatuwa 'yun, 'di ba? Kasi gumagawa sila ng effort para i-share sa atin, i-share sa inyo. Pero talaga may mga tao talaga na hindi maiwasan, na hindi mawala-wala, na talagang magko-comment ng hindi maganda, which is para sa akin tinatawag kong negative. Napaka-bitter mo naman ata sa buhay po. Diyos ko, napakaganda na nga nung ginawa nila ay nakukuhanan mo pa rin ng mga kung ano-anong napapansin. Kahit hindi naman masyadong importante, talagang magko-comment pa talaga. Ano po ang nagiging pakiramdam ninyo kapag nag-comment po kayo ng ganoon na alam mo na hindi maganda, pero nag-comment ka pa rin? So, of course, pag nabasa yon ng mga other na bumabasa at ng may-ari ng YouTube na yon, of course, malulungkot siya. Pero I think open-minded naman yung karamihan sa mga nagbablog. Yung iba, hindi na pinapansin. Pero sa mga iba na hindi pa sanay, of course, didibdibin yon, malulungkot sila, maiili sila, magagalit sila. At sa mga open-minded naman, nasanay na, well, bahala ka dyan, Denma. Hindi na nila pinapansin yon kasi understand na nila na kahit anong mangyari, maging okay man ang vlog, maganda man ang tema or not, mayroon talagang masasabi ang mga tao. O di ba, nakakaloka yung mga ganong attitude. Freedom nga nila na mag-comment, i-express kung ano yung thoughts nila and feelings, but I think hindi na applicable pa na kailangan mo pang mag-comment doon ng ganong hindi maganda. So, kung tingin mo o ayaw mo yung vlog niya, ayaw mo yung ibang parte ng mga pinagsasabi niya o ng mga sinishare niya sa vlog niya, eh di deadma mo na lang, huwag ka nang mag-comment. And besides, pinanood mo nga eh, kaya nag-comment ka kasi hindi mo nagustuhan. 'Di ba? Kung hindi mo gusto for the first time pa lang na hindi mo na type yung way ng pananalita niya kasi akala mo maarte siya, kasi yung iba binibase, nagja-judge ka agad based doon sa nakita nila. Kunwari, yung isang vlogger nagsalita lang, ngayon magsi-comment na yung mga bashers, yung mga nega. Ay, ano ba yan, ang arte mo naman ate magsalita.
Yung iba pa baby daw, yung iba daw parang scripted lang. Hindi nyo po alam behind the scene kung paano nila inulit-ulit yung pagsasalita nila parang maging maayos lang. At hindi po yun pag-iinarte. Yung iba doon talagang normal way na nila yon as a person, yung way na pag-express nila. Na may, minsan talaga, mayroon tayong mga tinatawag na mannerism. Yung iba mahilig mag, may kanya-kanyang way. Parang signature nila sa sarili na hindi po yung kaartihan. Kumbaga, yun yung originality nila. So, kung minsan, siguro, mayroon ding mga over na, okay lang yon. Siguro, ganun talaga. Hindi na natin maipi-please yung way nila. Kasi ganun talaga. Pero kung hindi mo talaga gusto yung mga nakikita mo at pinapanood mo doon sa vlogger na yon o kahit ng sino man, eh di deadma mo na lang po, hindi mo na kailangang mag-comment pa, hindi mo na kailangang i-express pa na kung ano yung gusto mo, kasi kung magko-comment ka lang naman ng hindi maganda, ay di wag na lang, wag ka na lang mag-comment, wag ka na lang manood. Kasi hindi po maganda yung porky prida mo mag-comment, ay magko-comment ka na ng ganong hindi maganda. Kasi yung impact po noon doon sa mga nakakabasa at doon sa may-ari, hindi po maganda. Kailangan spread love po, hindi yung spread negativity. So, kung gusto man mag-comment na dahil mayroon kang hindi nagustuhan sa kanya, pwede mo siyang i-comment in a good way. Hindi yung parang bashers na bashers. Yung, kunwari, ate, next time po, pwedeng pakiganyan. Sana ganito po. Yun, yung mga ganong way na dinadaan mo yung comment mo in a good way. Parang pinapaalala mo sa vlogger na next time ganito. Kasi kapag nag-comment tayo in a good way, na kahit mag-comment tayo doon na i-express natin na yung bagay na hindi natin nagustuhan, kapag nag-comment tayo in a right way, ang dating noon doon sa tao, sa may-ari ng YouTube na yon, kung parang magiging challenge siya, gagawin niyang mas maigi, mas mabuti, at gagalingan pa niya. Pero kung mag-comment ka na super directly to the point na ayaw mo sa kanya dahil ganito ka at kung ano-ano ang napapansin mo, hindi mo po alam yung impact noon sa kanya. Nagiging malungkot siya, nawawalan siya ng parang nag-less yung self-confidence niya, yung iba tumitigil na mag-vlog, yung iba nagiging bad mood na yung whole day. So, hindi po maganda. So, kailangan kahit hindi man po tayo mag-ano-anong lahat, hindi man tayo magkakaibigan in real life, but I, at least on social media, in YouTube way, marunong tayong mag-express ng kindness, humbleness, and love. So, maging friendly po tayo. Hindi po tayo pwede, hindi po pagiging fake, pagiging bitter, pagiging negative, yung mga ganon. Iwas-iwasan po natin yon kasi masyado ng magulo ang mundo para dumagdag pa tayo. So, magaan mamuhay ng wala kang iniisip ng mga stress, mga problema, yung magaan sa loob na ganun. Kasi may mga tao na mahirap i-handle yung mga ganung situation. Kapag yung ibang tao, binash sila, sinabihan sila na hindi maganda, dinidibdib nila yon. So, sa mga masyadong madamdamin, i-adjust po natin yung mga sarili natin na huwag tayong magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga, believe in yourself, trust on yourself, have faith on God, and never give up. Do everything that makes you happy, and huwag mong isipin yung mga sasabihin ng ibang tao. So, hindi importante ang kasabihin ng ibang taong mga negative na yun. Hindi importante. Mag-focus ka lang doon sa mga nakaka-appreciate kung anong mga ginagawa mo. So, maging instrumento yon para mas lalo mong galingan, pagbutihin, and yun, maging happy every day and do everything para sa YouTube channel mo, para mag-grow. So, gawin mo yon para sa sarili mo at para sa future mo, para sa family mo, and of course, para sa mga taong nagsusuporta at naniniwala sa'yo. So, sa mga haters, no way! Sorry po kayo, kailangan deadma mo sila. Kasi, wala silang magagawa kundi ipull ka pababa. So,
So, ayun na nga po, yun po yung thoughts and observation ko and sana nakapagbigay ako ng inspired sa inyo at sana nagustuhan nyo yung vlog ko na ito ngayon and sana na-appreciate nyo. So, sa mga nakaka-appreciate, thank you so much. At sa mga nanood, thank you so much. At sa mga hindi nagustuhan, yung mga pinagkasabi ko, pasensya na po. Para lamang po ito sa mga nakaka-appreciate at nakakaintindi. So, but anyway, still thank you for trying to start to watching. And yes, magbibigay ako ng example sa mga na-observe ko na ultimo ngipin pinapansin nila. Like, hindi ko na babanggitin kung sino yung vlogger na yon, but isa yon sa mga gusto kong vlogger. At sinag-comment yung isang tao doon, sabi niya, ano ba yan? Ang pangit ng ngipin mo, mas okay yung dati. Ano ang nangyari? Diba? Diba? Hindi yun, para sa akin, hindi mo na kailangan sabihin yun. Diba? Kung hindi mo gusto yung ngipin niya, edi wag mong gustuhin, edi wag ka na lang manood. Hindi mo na kailangan pang i-express yung way ng ganun kasi malulungkot yung sinabihan mo ng ganun. Ano ba yan? Masyado kang tuyot, tuyot ngayon. Diba? Yung mga ganung way, 'di ba nakakainis, nakakasama ng mood kapag hindi ka open-minded masyado, malulungkot ka. Sasabihin parang hindi ka fresh ngayon, yung mga ganung way. Pwede ka naman mag-comment in a right way para maging mas ma-inspired yung tao sa iyo, hindi yung mag-comment ka para ma-down yung tao. Sus Mariosip naman. Tapos kung ano-ano ang napapansin, napansin yung ilong, yung mata, yung buhok, yung way ng pananalita na mukhang basag daw na pinggan. Yung mga ganun, ang arte-arte daw, pabebe daw, di ba? Bago po tayo magpuna ng iba, punain po muna natin yung sarili natin. Tingnan po muna natin yung sarili natin kung perpekto tayo. Ginagawa ng tao na yon yung best niya para sa YouTube niya. Ginagalingan niya. So, para sa kanya, okay yon. So, kung sa'yo, hindi yon okay, it's your problem. So, wala namang perpekto. Especially, katulad ko, bago pa lang dito, nag-uumpisa pa lang. So, I accept na talagang maraming bagay kayo mapapansin sa akin na talagang hindi ako magaling pa. Hindi ako magaling mag-edit, hindi ako magaling mag-project sa camera, hindi ako magaling mag-English, hindi ako magaling magsalita. But for me, I'm trying my best and every mistake ko, ina-adjust ko yung sarili ko na next time maging okay and maging mabuti. So, good morning! So, ayan. Ayan na po yung oras ng alas 6. So, may ilaw pa ng konti. So, lagi lang po natin tatandaan na kahit ano man po yung gawin natin, na best natin, talagang meron at meron po talaga na mga tao na talagang ipu-pull down ka po at ibabash ka. So, i-accept na po natin yan na parte po talaga yan ng buhay natin. Napakarami po niyan. Saan man po tayo pumunta, lagi at laging meron pong mga ganon. So, i-adjust na lang po natin yung sarili natin kung paano natin i-handle yung mga ganong bagay na hindi maapektuhan yung inner peace natin at yung sarili natin. So, nakita nyo na po yung sa labas. Medyo nalita ko ng labas. Kaya ha, hindi ko naipakita sa inyo yung sobrang dilim pa na 5:30. So ngayon, yung nakita niyo ay 6 o'clock na. Maybe mga 6:05, 6:10. So ganun na po. May konting ilaw pa. Hindi pa napapatay ng guard yung ilaw. So yes. So may isa pa ako na hindi ko nagustuhan yung comment doon na sabi eh, ano ba yan? Masyado kang tuyot. Diba? Hindi na po... Hindi po magandang words yun para sabihin pa o i-comment pa. Kasi malulungkot yung sinabihan natin. Madadown natin siya. So, kailangan nagko-comment tayo in a good way na mai-inspire yung tao na i-correct o itama o bas malalo pang pagbutihin. Hindi yung gagawin nating malungkot yung isang tao. So, yun. Kailangan ano tayo?
iwas-iwasan na natin or bawas-bawasan na natin yung pagiging bitterness natin sa buhay. Kasi hindi po talaga maganda yun. Wala pong magandang maiidulot yun sa buhay natin. At alam kong alam nyo yan. So, alam ko, wala akong karapatan na sabihin ito. So, gaya ng sabi ko, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung na-observe ko. And I'm hoping na yung iba ay same din ng way kung ano yung beliefs ko and kung ano yung paniniwala ko. Kasi talaga, hindi po talaga maganda yung pagiging negative natin. Especially on daily, hindi po maganda yun. Wala pong mangyayari sa buhay natin kapag puro tayo negative. So, yeah, ganun na lang. Be strong na lang, gawin natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin na alam nating mabuti. Huwag tayong gagawa na alam nating magpapasaya sa atin pero alam nating hindi maganda. Huwag po nating gawin yun. Kailangan right way, always yung gagawin natin. At hindi tayo makakapag-agrabyado ng iba. So, yun lagi ang importanteng kailangang isipin at gawin natin. So, yun. So, anyway, mukhang napahaba na po yung vlog ko ngayon. Marami na po akong pinagsasabi dito. At sana, sa haba ng mga sinabi ko, sana naintindihan ninyo kung ano yung point ko. Yung vlog na po ito, hindi po ito tawag noon, hindi po ito negative. So, baka sabihin niyo napapansin ko yung iba, pero hindi ko napapansin yung sarili ko. Hindi po. Ang point ko po dito, sinishare ko lang kung ano yung thoughts ko about doon na sana huwag na po tayong maging negative. Na buwas-buwasan na po natin yung pagiging bitterness natin sa buhay, pagiging negative natin, na i-bash yung iba. So, yun lang ang point ko doon. So, ang point ko na kahit pare-parehas tayo, nag-YouTube channel, or kahit bago man tayo, inyo ba magaling na, yun, magkaisa po tayo, help each other na mag-grow yung mga channel natin. Kung mayroon tayo napapansin na hindi maganda, pwede tayong mag-comment in a right way, in a good way, like, parang inspired natin. Hindi yung i-down natin yung tao. So, yun lang ang point ko doon. So, spread love and kindness. So, yun lang. So, hanggang dito na lang. Bye-bye na po. So, mag-ingat po kayo lagi. At have a nice day. And, naririnig niyo po ba? Ayan. Ibig sabihin, umaga na. Kung sa atin, manok, yung nag-kwak-kwak-kwak, dito, yung ibon na yan. Hindi ko alam kung ano ang tawag dyan sa ibon na yan. Malaysia na ibon na yan. Kulay itim na napakaingay kapag umaga. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag doon, kaya hindi ko masabi sa inyo. So, yeah. God bless you everyone. So, yan. Ganyan po. So, pasensya na sa mga natamaan dito, yung mga, sa mga nadaanan. Pasensya na po kayo. And, yes. Bye-bye na po. Always remember, live the life to the fullest. Love yourself, be yourself, and be happy always. So, once again, spread love, kindness, and huwag na po tayong maging negative sa buhay. So, kahit gaano man kabigat ang problema natin, let's try our best na i-drive natin yung mindset natin in a right, good way. So, bye-bye na po. Terima kasih. In Malaysia, da thank you.